Level up ang videos mo pang YouTube man o hindi, Starter Pack. Ang isang video ay binubuo ng maraming elemento. So sa 6-part YouTube Starter Pack series na to, pag-usapan natin ang ilang mga elemento dito at susubukan kong tulungan kayong i-level up ang quality ng mga video nyo. So sa unang kabanata nitong series na to, pasadahan natin ang lahat ng mga laman ng Starter Pack. Mabuhay! Ito po ang inyong lingkod na si Ronepe. Iba yung pag-iingat pa rin po sa ating lahat sa panahon ngayon. So itong unang kabanata ay overview ng lahat ng laman ng starter pack na to. Tapos yung susunod na limang kabanata naman ay para pag-usapan ng mas may detalye ang bawat elemento o bawat laman ng starter pack. So kung magusto nyo to at makatulong sa inyo, thumbs up naman dyan at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. So simulan na natin. Tara! So para sa akin, pwede natin hatiin sa dalawang kategorya yung mga bumubuo ng isang video. Una, yung nilalaman. Ito yung content or yung idea. Pangalawa, ito yung pagsasaganap o execution. So ang video kasi ay isang anyo ng pagpapahayag ng pagpaparating ng mensahe. Maraming iba't ibang uri ng mensahe. May mga mensaheng kapupulutan ng aral, mga mensaheng nakakapagpatawa o nakakaantig ng damdamin, o kaya naman yung mga mensaheng naghahatid ng balita. Ilan lang to sa mga halimbawa ng iba't ibang uri ng mensahe. So yung pagsasaganap naman o execution, ito yung kung paano mo ipaparating yung mensahe mo. Dito papasok yung pag-shoot mo, yung mga kagamitan na kailangan mo, yung pag-e-edit, tapos kung saan mo ba i-upload, mga ganung bagay. So ito yung kung paano mo ipipresenta sa manonood kung ano ba yung mensaheng gusto mong iparating. Maganda sana kung kaya natin gawin ng mahusay ang dalawang kategoryang to, pero kung kailangan mong pumili, nilalaman o pagsasaganap, dito ka sa nilalaman. Ngayon, medyo aray ito ng konti sa akin kasi yung trabaho ko, yung pag-edit ng video, pasok siya dito sa pangalawang kategorya sa pagsasaganap. Ayoko naman sabihin, ay, mas mahalaga talaga to kasi ito yung trabaho ko. So hindi dapat ganun, dapat tapat tayo sa kung ano ba yung mga mas mahalaga talaga. Kung ano yung dapat natin i-prioritize, which is yung nilalaman nitong video natin. Kaya pala hindi ako na laging pinipili. So ngayon nasabi ko sa inyo yun, lilinawin ko rin na hindi ako dalubhasa dun sa kategorya ng mga nilalaman. Tsaka bawat isa naman sa atin ay may kanya-kanyang mensahe na gustong iparating. Tutulungan ko na lang kayo sa mga bagay na alam ko, yung dun sa kategorya ng pagsasaganap. Meron tayong magandang mensahe at male-level up natin yung pagsasaganap o execution natin, edi win-win para sa lahat, diba? Obviously, kailangan natin ng camera para makapag-record ng video. So maraming iba't ibang uri ng camera. Nandyan yung mga DSLR, mirrorless, camcorder, action cam. At syempre, hindi mawawala yung cellphone. Yun yung camera na halos lahat tayo meron. So ano yung best camera? Syempre, yung camera na meron ka, huwag tayo maghanap ng wala. Pero huwag kang magalala. Kasi pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng mga camera nang mas may detalye sa ikalawang kabanata. Sama ko na rin dito yung mga tipo ng lente, konting bagay tungkol sa framing tsaka composition. So ngayon, tandaan nyo muna kapag gagawa kayo ng video, kung pang YouTube man o hindi, yung resolution nyo dapat at least 1080p. Ibig sabihin nito may sukat na 1920 pixels by 1080 pixel. Mounting yung kung paano ba nakalagay yung camera. Pinakamadalas na nakita natin na pag-mount ay yung tripod. So yung mga video na to, ginagamit ako ng tripod, tsaka nasa bahay lang naman kasi ako. So yung advantage nito, stable yung shot, tas kahit wala ka ng ibang taong tagawang ng camera, okay lang. Disadvantage nito, medyo hindi siya ganun ka-dynamic, so parang, yan, nakaturo lang sa'yo. Isa pang disadvantage nito, kapag nasa labas ka, or gumagawa ka ng travel video, magsisetup ka pa, ang dayong bit. Yung pangalawang halimbawa ng madalas gamitin na mounting ay yung kamay natin. So handheld, so yan yung, hi, welcome to my vlog. Day 1 pa lang, suko na ako. Ang advantage nito, yun, wala ka ng ibang kailangan dalhin. Kaso lang, merong panginginig. Yeah, milk tea na kami. We really want to drink milk tea. We've been in Taiwan for more than 12 hours and we haven't had milk tea yet, so... So yung kamay natin, hindi mo kasi perfectly stable. So medyo shaky yung footage. Kung yung camera mo or yung cellphone mo may optical image stabilization, eh di mainam, di ba? Pero kung wala, may baka mga paraan na pwedeng ayusin to. Yung mga stabilizer, gaya ng glide cam, steady cam, gimbal. Papasadaan ko rin sa episode 2 kung ano nga ba yung iba't ibang uri ng image stabilization. So alam natin na kapag maliwanag, mas marami tayong makikita sa mga larawan o video natin. Mas malinaw yung mga detalye, wala masyadong grain or noise na lumalabas kapag madilim. So mas maraming liwanag, mas okay. At saka yung huwag mag-shoot against the light kasi yung liwanag ma-overpower yung image. Magiging parang silhouette na lang kung sino may nasa harap ng liwanag.
Sa mga regular na circumstances, okay lang yun, sundin natin yun. Rules of thumb lang yun, hindi sila batas, huwag nyo silang itataga sa bilbil nyo. So may mga pagkakataon na kailangan natin silang hindi sundin para ma-achieve yung mga artistic effect na gusto natin. So maliban doon, may iba't ibang mga uri ng lighting equipment o light source gaya ng araw na nandyan sa lahat. Nandyan din yung ilaw lang sa loob ng bahay natin. Tapos nauso ngayon sa mga maraming online creators yung ring light. Tapos nandiyan din yung softbox na gaya ko, yun yung gusto kong main na gamit ng ilaw. So sa ikatlong kabanata o episode 3, papaliwanag ko yung pinagkaiba-iba ng mga lighting sources na to, tapos saan ba sila masangkop na gamitin. So dagdag ko pa yung iba't ibang mga lighting setup. Nandiyan yung flat lighting, butterfly lighting, split lighting, at 3-point lighting. So pag-usapan natin na mas detalyado, ano bang dapat mong gawin? Ano ba yung masangkop sa mga nilalaman na gusto mong iparating? So alam natin na mahalaga na malinaw yung quality ng video at image natin, pero mas mahalaga na malinaw yung audio natin. Medyo ironic kasi video eh, bakit mas mahalaga yung audio? So kung meron kang video na super linaw tapos hindi naman maintindihan ng nanonood yung sinasabi mo o yung sinasabi ng kahit sino dun sa video, anong point? Baka mainis lang sila kasi wala silang naiintindihan. So yung mga cellphone at mga camera natin, meron tinatawag na built-in o internal mic. Sa mga casual na paggamit, sasapat na yun, okay na yun. Pero sa ibang mga uri ng video gaya ng ganitong content, mas maganda kung mas malinaw yung quality ng audio natin. So sa ganitong pagkakataon, kailangan natin gumamit ng tinatawag natin ng mga external microphone or mic na ikahabit mo pa sa camera mo o sa ibang audio capture device gaya ng recorder. Guys, wait lang ha, may tumatawag. Hello? Uy bro, what's up man? Kamusta? Uy bro, ano na? Ano, may pagkain pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo? Guys, so padala kami ng pagkain. Sorry, wait lang ha, kasi nagbe-video ako. Na-appreciate ko naman yung concern nyo, pero okay lang. Ay, sorry. Sige, pagpatuloy mo na yung shoot. Sure, no problem. Sorry ha, bye. Alright guys, thank you. Bye. So, napansin nyo ba dun sa video conference yung pagkakaiba ng iba't ibang uri ng mga microphone? Bawat uri ng mic may kanya-kanyang masangkop na gamit. So sa ikapat na kabanata, pag-uusapan natin ng mas may detalye yung iba't ibang uri ng mga microphone, saan ba sila masangkop na gamitin, at para malaman nyo rin ano ba yung pinaka-angkop na uri ng external microphone para sa mga video nyo. So mini recap lang, camera, lighting, audio, ito yung tinatawag natin na production equipment. So medyo basic lang to, may marami pang iba, pero para sa mga typical na YouTube video, sasapat na to. So sa ikalimang kabanata, pagsasama-samahin natin lahat to, ito na yung filming stage. So tatalakayin ko doon yung kung ano bang mga preparasyon yung ginagawa ko sa pag-shoot. Paano ba ako mag-shoot? Mga ganung bagay. So kita-kita tayo doon. So nakapag-lights, camera, action, blah blah blah, salita-salita ka na. Tapos na yung tinatawag nating production stage. Ngayon, nililipat na natin siya sa post-production. Dito na papasok yung editing. Kung gusto mong magtunog na professional, pwede mong sabihin post na lang instead of post-production. So marami ng options ngayon ng editing software or app. Meron pang cellphone, meron pang computer, meron din sa kanilang mga libre, meron mga may bayad. Ano ba yung best? Ikaw lang makakasabi ko ano yung best para sa'yo eh. Kailangan alam mo kung ano yung pangangailangan mo sa pag-e-edit. Factor din doon, ano ba yung budget mo? Ano ba yung equipment na meron ka? So mahalaga magsimula ka. Kahit sabi natin yung pinakapangit na editing software sa buong mundo, kung wala ka namang alam, may matutulong pa rin yun. Tapos habang tumataas yung skill level mo sa pag-edit, ma-realize mo, ay nagbabago yung mga pangangailangan ko sa pag-edit. Baka kailangan ko nang mag-upgrade ng ibang software. Doon ka na ngayon makakapagsimula ng mas maayos sa paghahanap kasi mas alam mo na yung mga pangangailangan mo. Hindi siya, ay hindi to kompleto ng features, hindi to okay. Ito naman, may ganitong features pero wala yung ganitong klaseng features. Hindi ka matatapos sa paghahanap at di mo makukuha yung pinakamagandang software para sa'yo kasi hindi mo alam yung pangangailangan mo kapag tumitingin ka lang sa mga listahan ng features. So tandaan, mahalaga na alam mo kung ano ba yung mga kailangan mo para alam mo kung ano nga hanapin mo sa isang editing software. So sa ika-anim, matuling kabanata ng mini-series na to, pag-usapan natin ng ilang mga common na video editing software at tatalakayin ko rin sa inyo yung proseso ko ng pag-edit sa mga videos na to para alam nyo kung paano ba ako mag-isip sa pag-edit. So yun lang naman, sana'y nagustuhan nyo yung video na to at may natutunan kayo. Kung oo, thumbs up naman dyan at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-click yung notification bell para ma-inform agad kapag may bago akong video kasi nakatulong yun para makagawa ako ng mas maraming video gaya nito para sa inyo sa susunod. So anong tingin nyo sa video na to? Nakatulong naman ba? May natutunan ba kayo? O may gusto ba kayong i-share na ibang mga techniques para mag-level up yung mga videos natin? Share nyo rin sa amin. Sure naman ako na may alam kayo na hindi ko alam at may alam ako na hindi nyo alam. Walang nag-iisang tao na alam ang lahat ng bagay. So sorry, ang dami ko nang sinabi. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Ronepe. May pa-starter pack kahit hindi pack boy. Kita-kita tayo muli sa susunod na limang mga kabanata. Hanggang sa muli, paalam!